Charging, tingnan mo sir. Hindi nag-overcharge sa loob ng 5 taon na fast charging. Ah, yan ang sagad yan, babalik. Ayan o. Kaya lang ang charging niya, stable yan. So, fast charging kasi bayan. Dapat kung talagang nag-overcharge bloated yan, dapat sa loob ng 5 taon, nadali na to. Moment that, mga kabekis, sporty. Ito yung sinasabi nila na pag fast charge daw, yung cut yellow wire, nasusulog daw, lumulobo battery, pumutok, etc. Nagsoshorted. Alam nyo ba na itong motor na to ay 2017 ko pa ginawa? At hindi naman biro ang setup niya. Kumpleto po yan. Smiley. Apat na projector. May Corsa na busina, LED headlight, kumpleto ng underlights, voltmeter. May mga switch, halo switch. Ayan yung may-ari, 2017, kabekis. Bumalik ito ngayon dahil nagkaroon ng problema noon, may naginalawin na sa wirings noon. Ang problema pala, fuse lang. So, na-fuse. So, ang ginawa nung tropa ng mekaniko niya, nag-recta sa ignition, sa right switch. Tinanggal ko yung G-Namper niya, binalik ko yung fuse, sumindi lahat. Yung nakagandahan sa power uplines. Walang magiging damage at tatagal ang buhay ng motor basta walang napapakialaman. Ito ang isang katibayan pa, fast charge. Stack regulator. Nakabunot lang ang dilaw ko. 2017 nga kabeki sa 5 years. Nagkaroon na ba ito ng lobong battery? Naputokan ka ba? Etc. Wala mga kabekis. Okay. Totoo naman. Naka-encounter na ako ng mga sporty, soul, pino, na nasusulukan ng battery. May example ako sa inyo. Sa inyong battery. Ito. Battery ng isang sporty na ginawa ko. Ayan o. Nagkaroon ng sis. Bukol. Hindi pa nga alam na ganito na yung battery niya. Hindi niya pa alam. Hindi alam niya sa akin. Ito na, umuusok na. Ayan. Fast charge din nyo mga kabekis. Eh bakit itong gawa ko hindi nagkakaganon? Kasi po, power appliance method ang ginamit ko. Fast charge, power appliance, magiging balance yan. Kasi, ang trabaho ng power appliance natin, yung one-way setup ko, i-stable yung power, yung flow. At wala nang makialaman sa charging system yun. Ngayon, kaya kayo nagkakaproblema sa wiring, kahit nga naka-full wave, nagkakaganyan eh. Kaya kayo nagkakaproblema, nasasabugan kayo ng battery, napuputukan, nasusunugan kayo. Kasi, mali talaga ang wiring procedure. Sabi nila, fast charge, mali. Eh bakit ito buhay pa? Kasi tama ang wiring procedure ko. Hindi mabigat yung wiring, hindi mabigat yung harness, hindi kawawa yung motor. Kasi nangyayari lang yan, fast charge ka na, sige, charging. Sabi nila, overcharge. Pare, nag-overcharge na ba ito? Hindi pa ito nag-overcharge. Sa loob ng 5 taon. Bakit nga sabi nag-overcharge? Kasi nasira ang battery. Kaya nare-reading ng voltmeter, overcharge. At bakit nangyayari yon? Kasi mali ang wiring procedure. Kumakarga ng malakas yung charging system para sa battery, tapos yung wirings nyo, yung pagkaka-battery drive nyo, mali, nabibigatan, nagsasalubong na, hindi na kaya i-sustain nung battery, hirap na siya. Eh bakit ito loaded ng ilaw? Ang daming nakakabit. Ngayon, kaya nandito tong motor, kasi itong relay ng busina niya, Bosch pa ginamit ko dyan, dati ayun, no? Tagal na niya, no? Yung wirings niya. Papalitan ko po siya ng electronic type relay. Ito. Kasi ang nangyayari, umiinit po yung busina. Bakit umiinit? Dahil po, unang speculations ko eh, damage yung Bosch relay para sa busina. Kasi po, na-shorted nga nila. Dinirect yun, no? Nung sinabi ko sa inyo.
Yung power appliance ko, since hindi alam ng mekaniko niya paano ginawa kong wirings, nag-troubleshoot, ha? Walang supply yung ano mo eh. Walang supply yung positive line mabutang left switch eh. Lahat, walang supply. Eh natural, fuse eh. Na-fuse, yung power appliance fuse. Talagang walang supply. So anong ginawa? Hindi nag-check doon, ginamper, nilagyan ng supply. Umilaw. Ang problema, nag-fluctuate lahat. Kasira niya yung sa busina, yung boss relay. Kasi nagsalubong na yung linya. Ito po ang buhay na katibayan. Kahit ano pang ilagay mong charging system dyan, kung mali po ang paraan ng pagbabattery drive nyo, pagwawiring nyo, pag-i-install ng kung ano-ano, overcharge, lobat. Kapareha naman ang kaso nun eh. Yung overcharge sa kalobat, iisa lang yung problema nun. Iisa lang. Mali ang wiring installation upgrading nyo. So malinaw ka, Bekis. Power applies. Subukan nyo. Gusto nyo matutunan. Nasa YouTube channel natin. Panuuri nyo dun. Ang dami nang sumunod. Ang dami nang nag-DIY. Ang dami na nagpatunay. Nagiging stable yung flow ng kuryente ng mga motor. Fast charge or full wave man yan. Okay? So good day sa inyo. Detay mo natin ha. Fast charging. 5 years. Lahat ng ilaw yan pa rin. Ni-repair ko lang yung busina niya. Dahil yung relay busted. Ito. One click. Naamoy yung daliri ko, Mr. Power appliance, mga kabekis. Starter mo, stock pa, sir. Stock pa starter mo, no? Nagbibideo, sir. Eric Paul Wall. Nako, sugi ko yan noon pa. Sa akin na nagtitiwala yan. Ayan, busina. Orsa, sarap sa tenga. Buksan natin lahat, ayan. That's right. And there. Stable. Ang tagal na. 4 years, 5 years na, mga kabekis. Ayan pa din yan. Meron pa itong ano, auto shutdown lahat ng power. Kasi pag meron daw huli, pwede niya pipindutin. Ito lang, oh. Matitira yung headlight. Pero yung signal light, andyan pa rin. Start. May stock pa din. Patayin ko ulit yung switch, balik lahat. Kailangan lang yung pag-upgrade yun ng wiring. Tama ang procedure. Nagdagdag kayo ng wirings, pero pinagaan nyo yung linya. Yun yung concept ng power appliance method, mga kabekis. Tignan nyo sa link sa baba. Ilalagay ko yung link lahat ng power appliance na ginawa kong tutorial. Iba-ibang klaseng motor hanggang sasakyan nandun. Okay? So para sa inyo, dapat lamang ang may alam. So good day sa inyo.